At luto na po ang ating pinakbet. Simulan na natin lutuin ang bagnet. Ayan, tapos na po ito. Ready na po ang ating bagnet. Magandang good morning po. Welcome back again sa aming YouTube channel, Ewik Mukbang. At sa umagang ito, bago tayo magtanghalian, tuturuan po namin kayo kung paano magluto ng bagnet at pinakbet. Yan. Ang ating sangkap na gagamitin sa bagnet ay mantika at tubig lang. Yan. Bale, yung style na to, ito yung original na bagnet. Wala po siyang ibang pampalasa kundi yung mantika lang at tubig. Yan. Dito naman po sa pinakbet, gamit tayo syempre, ang gulay na ating ilalagay ay talong, sitaw, ampalaya, kalabasa, okra, bagoong, paminta, sibuyas, bawang, at kamatis. Yan po ang ating mga gagamitin. Bali, bagoong lang po ang timpla, ang pampalasa natin dito sa ating pakbet. Hindi po tayo maglalagay ng asin. Yan. Sa episode na to, hindi po may makakasama tayo. Pagkatapos po namin magluto, pupuntahan na po natin sila. So, simulan na po natin lagain to sa loob ng 3 oras. Yan. Tara na po. Simulan na po natin pakuluan ang bagnet. So, unahin po muna natin ang oil. Mas maganda po kung used oil po ang ating gagamitin. Para hindi na rin po sayang sa oil. 2 cup po ng oil. Tapos, lagyan na po natin ng tubig. Bali, hindi po natin siya papakuluan. Yung katampaman lang na init niya bago natin ilagay ang baboy. Ayan. Ayan po, medyo maligam-gam na po siya. Ilagay na po natin ang baboy. Papakuluan po natin to sa loob ng 3 oras. Takpan na po natin. At yung apoy po ay mahina lamang, medium. 3 oras na po ang nakalipas. Pwede na po ito. Ayan, makikita nyo po. Malambot na siya. Hahanguin na po natin to. Ayan. Oh my. Ayan o. Simulan na po natin lutuin ang pinakbet. Gisa po muna natin. Siyempre, sibuyas. Bawang. At kamatis. Pagkatapos natin mag-isa, ilagay na po natin ang bagoong. Ito na po yung magsisilbing pampaalat natin. Lagay na po natin ang kalabasa. Tapos lagyan natin ang paminta. Sunod na po natin ang sitaw at okra. Haluin mabuti. At lagyan po natin ng tubig. Konti lamang po. Tatapos po natin lutuin ng ibang gulay. Ilagay na po natin ang talong. Ilagay na rin po natin ang ating huling gulay, ang ampalaya. Haluin po natin mabuti. Pagkatapos po ay takpan, hayaan po natin silang maluto. At luto na po ang ating pinakbet. Simulan na natin lutuin ang bagnet. Ayan, mainit na po ang ating mantika. Simulan na po natin prituhin. First frying pa lang po ito. Na po ang first frying natin. So, ito na po yung texture niya. Hindi pa po siya ganun ka-crispy. Mamaya po yan magki-crispy sa second frying natin. Ngayon, na-i-rest na po natin siya ng 10 minutes. So, second frying na po tayo. Ngayon po, high fire na po to. At mga 5 minutes lang po natin siya lulutuin. Isang mabilisan lang po.
At wiwisikan po natin siya ng tubig. Makakatulong po ito sa pagpapakulit. Ayan, tapos na po ito. Ready na po ang ating bagnet. Pagkatapos po natin lutuin ang pinakbet at bagnet, syempre, kailangan po natin ng sausawan. So, meron po tayong kamatis at bagoong. Simple lang po ito, paghahaluin lang po natin. Ayan. Ganito lang po kasimple ang ating sausawan. At ngayon, nandito na po tayo sa looban nila Nanay Delia. Ngayon po ang makakasama po namin, natin ay si Ate Glenda at ang kanyang asawa po na si Kuya Joey. Ang hinanda po namin sa kanila ay bagnet at pinakbet. Yun, perfect na perfect po ang ano natin, combination. Nakatingin na po ba kayo na yung bagnet? Pakbet lang. Pakbet lang. O, kasi ang bagnet at pinakbet po ay Ilocano po. Bali, ito po, parang lechon kawali po ng version, pero sa kanila po, wala pong ginagamit na kahit anong pampalasa, kundi mantika lang po. Bali, pinapakuluan siya po ng 3 hours, tapos mantika at tubig lang, tapos ipiprito po. Kapartner po niyan ay pinakte. Tapos, syempre, gumawa po kami ng sausawan. Bagoong po na may kamatis. So, bago po tayo kumain, manalangin po muna tayo. Ama, maraming salamat sa biyayang ito. Mahabag ka pong basbasan ito at magsilbing lakas na aming katawan na tatanggapin po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. And so, sa mga bata at matandang nanonood ngayon, huwag po natin kalimutan maghugas ng kamay at higit sa lahat ay manalangin bago kumain. So, kain na po tayo, ate. Niluto po namin to para sa inyo. Kain po tayo lahat. Kain po. Ayan. So, take man naman po natin yung luto po. Ayan. Baka mapahiya tayo. Siyempre, tinikman din natin. Kumalo to. Dilawin, dapat sa dilawin ah. Ito po ang kapartner niya. Sausaw niyo po. Nalambot po nung ano ang bala. Nalambot nga. Sana magustuhan niyo po yung niluto namin. Masarap naman yun. Masarap naman yung luto niyo. Good night! Masarap po yung kapartner ng bugoong, no? Yung talagang the best ng kapartner ng pakbet. Ali, anak nga po pala siya ni Nanay Delia. Nung nakaraan po, nakasama po natin yung anak niya, si Christina po. Yun po yung bunso niyang anak.
sarap din kumain po ni ano ni Christina. Mm-hmm. Ang dami nga nakain eh. Gulay po. Amoy ng... Ng ulam ako. Oo. Wala na ka matay ko na to. Na po kayo mag-asawa ni ano ni Kuya John. Bali yung ano. Mag 19 na ano. Ay, tagal na pala no. 19 years na. Kayo po ay vendor din po ng gulay, di ba po? Si Kuya Jolly po. Natatanim siya ng gulay. Okay. Bali yun po yung tinitinda niyo. Pag yung kukunti yung aming gulay na tinatanim, naangkat ka na. Para lang may pangkaan sa araw-araw. Yung mga alaga din po kayo, ano, di ba? Bibe, kay mga ano, manok po. Ano? Ano yung binibenta niyo po? Yung mga alaga niyo? Kapag ano, kapag meron na bahagi, di ba bahagi ano naman. Pero kapag yung talagang since na ano, nagre-regalo na kami. Oo, okay. Pag may birthday, nagre-regalo namin. Ayos yung luto natin. Sarap. Sarap. Diyan kasi ang sausawan talaga niyan, yung ng bagnet. Yung ano, pag dito, kamatis at saka ano, bagoong.
at tapos na po kami kumain, nabusog na po natin sila. Busog na po kayo? Busog na po. Yan, yung mga natira po, masarap po ba? Baka naman ipilitan lang po kayo, ha? Hindi, masarap talaga. May katulad, may kapatid. May kapartner po na sa usawan po. No? Perfect talaga yung ano niyan, sa usawan ng bagnet. Bali, ito pong natira. Meron pa po kaming luto po dito sa gilid. Bali, ito po, mapagkain pa po ng anak niya. Para madami po talaga kaming niluto para din po sa pamilya po. So, at dahil sinamahan niyo po ako ngayong araw na to at natikman niyo po yung aming niluto, bibigyan po namin kayo ng konting halaga. Sana po ay makatulong po sa inyo po. Kahit konti po ito sana makatulong po. At sige po, salamat ng marami sa inyo. At sa lahat ng mga sumusuport po din sa inyo. Salamat din po. Maraming salamat din po sa inyo kasi isa rin po kayo sa dahilan kung bakit nakakatulong po tayo. Sana po ay suportahan niyo po palagi ang Ewe Food Bank para mas madami pa po tayong matulungan. Sa mga nanonood po na hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel, Ewe Food Bank, at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod namin video. So, paano? Paalam po!